Kumbang aba o adobo. Alright, ang sarap ng buhay sa probinsya. Ang daming prutas at lalong-lalo na itong pinya na ito. At iyon na nga, may natitira pang karne sa kinatay natin na native nung nakaraang araw. Wow! Okay, luto tayo ng humba o adobo. Native pork. Ito po yung hindi original na humba kasi nga naman ang daming pinya sa ating paligid. Tapos saktong may karne tayo na native. Medyo matanda na ngayong native, medyo makapal-kapal na yung balat. So maganda nito is lulutuin natin siya ng humba. Humba ng tropa ni Gurot. Dito sa lagayan, ilagay na rin natin yung bawang, paminta, pamintang buo, toyo, kunting suka, pantanggalan ansa, hindi ito suka, saka natin haluin. Samantala, habang minamarinid natin yung karne na naisos natin kanina, ay balatan na natin yung ating pangsahog na pinya, yung marami-rami sa ating bakuran. Painit na tayo ng kalan at umpisahan natin ang pagluluto. Prituin muna natin yung kanyang taba, yung gilid, baga yung ito na portion, yan muna ang lulutuin natin. Huwag na natin lagyan ng mantika. Ayan. Hayaan lang natin na medyo masunog yung likod or yung kanyang taba sa likod bago natin ilagay itong natira natin. Ito. Ayan. Itagay na natin yung natitira. Na rin yung sibuyas. Isama na yung pinya para lumabas na yung juice at maihalo sa karne. Mas maraming pinya, mas masarap. Lagyan ng kunting tubig para sa pagpapalambot. Palambutin lang natin. So, takpan natin para hindi lumabas yung kanyang moisture. Check natin. Ayun. Tagal-tagal pa to. Pakuluan pa natin ang pakuluan. Ano? Patutuyo na. Pero hindi pa yata tumalambot yung karne. Kailangan pa natin dagdagan na kunting tubig para malambot na malambot talaga. Siyo. Kunti na lang. At pwede na tayong kumain. Hintayin lang natin siya na medyo malapot-lapot na. Manamis-namis ito. Dahil sa pinya. Natural yung pampatamis natin ito. Patunga ka. At sa mahigit 2 oras na pagluluto, luto na po ang ating ulam. Kain na po tayo.